may isang nanay sa Ukraine ang sinubukang itakas ang kanyang anak sa kulungan. Kaso nangyari ang hindi inaasahan. Totoo nga ba ang kasabihan na ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay walang kapantay at katumbas? Ano nga ba ang istorya ng mag-inang ito upang mapukaw nila ang puso at damdamin ng mga taga-Ukraine? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong 1995, mula sa bansang Ukraine, ay mayroong mag-asawang namumuhay na matiwasay at payapa. Sila ay si Natalia at Petro. Sila ay pawang mga normal na citizen na naghahanap buhay. Dahil si Natalia ay isang accountant, habang si Petro naman ay isang engineer. Ngunit may isang kulang sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang natatamasang kayamanan. At ito ay ang pagkakaroon ng anak. Naisip na mag-asawa na maaring nahihirapan magbuntis si Natalia dahil sa sobrang pagod mula sa trabaho nito. Kaya't napagdesisyon na nila na tumigil muna si Natalia sa trabaho upang magbakasakali makabuo sila ng anak. Sa kabila nito ay nagpatuloy naman sa pagtatrabaho si Petro sa isang construction company na malapit sa kanila. Isang gabi, habang papauwi si Petro mula sa trabaho niya, ay mangyayari ang hindi inaasahan na babago sa kanilang buhay. Namataan si Petro ng isang grupo ng mga lasing na kabataan. At dahil sa maayos sa pananamit nito, halatang may kaya sa buhay si Petro. Dahilan upang lapitan siya ng mga ito at gawan ng hindi magandang bagay. Pagkalapit ng mga kabataan kay Petro, ay tinutukan nila ito ng patalim para kunin ang kanyang bag at pera. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Petro sa kanyang asawang si Natalia, nanlaban ito mula sa mga magnanakaw. Dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang pinaghirapang pera na dapat sana ibibigay niya sa kanyang asawa para sa kinabukasan nilang dalawa. Inundayan ng mga magnanakaw ng saksak si Petro sa tagiliran at dibdib, sabay dampot sa kanyang bag at pitaka. At dito na sila kumaripas ng takbo. Samantala, si Natalia naman ay abala sa pagluluto para sa pagsalubong sa kanyang mahal na asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, ay wala nang Petro na uwi sa kanya simula ng araw na yun. Kinabukasan, nang malaman niya sinapit ang kanyang asawa, ay bumagsak ang kanyang pagkatao dahil sa sobrang kalungkutan. Ang kanyang kapareha na makakasama niya saan habang buhay ay binawi na mula sa kanya. Lubos niya itong dinamdam at naisip niya magpakamatay. Ngunit mangyayari ang hindi inaasahan. Dahil totoo nga ang kasabihan na pag mayroong nawala ay tiyak na mayroon pa itong higit na kapalit. Ilang araw lang ang lumipas ay naramdaman ni Natalia na hindi normal ang kanyang pakiramdam. Siya ay nagsusuka at walang gana kumain. Nagpatingin siya sa doktor at doon niya nalaman ang isang magandang balita. Siya ay isang buwan na nagdadalang tao. Ang dating madilim at malungkot na buhay ni Natalia dahil sa kanyang pagkaulila ay nabalot bigla ng saya at liwanag. Hindi niya inaasahan ang biyayang kanyang natanggap. Nagbago bigla ang pananaw ni Natalia sa buhay. Kung dati ay gusto niya magpakamatay, ngayon ay tanging hangad niya na lamang ay mabuhay upang maalagaan ang kanyang anak. Lumipas pa ang 8 buwan ay isinilang na niya kanyang anak. Isa itong lalaki at pinangalanan niya itong Marco. Labis na nabuo ang pagkatao ni Natalia dahil ang kanyang anak na si Marco ay kamukhang kamukha na kanyang yumaong asawa. Bawat anggulo nito ay wala siyang ibang nakikita kundi si Petro. Pinalaki niya itong mag-isa at gamit ang natitira nilang ipon na pera mag-asawa at insurance na nakuha niya ay binigyan niya ito ng magandang buhay. Nag-aral si Marco sa isang magandang paaralan. Naging sagana din ito sa pera at mga material na kagamitan. Lahat ng luho ay nasa kanya na. Ngunit hindi ito sapat para sumaya si Marco. Dahil lingid sa kalaman ng kanyang nanay, si Marco ay lagi binubuli sa eskwelahan dahil sa kawalan nito ng tatay. Sa araw-araw na pagpasok nito ay lagi na lamang siya nagiging tampulan ng tukso at dumating pa sa puntong ayaw niya na lamang pumasok sa eskwelahan. Sinubukang tiisin ni Marco ang kanyang kalagayan at lumipas ang taon ay nakatapos siya ng high school. Ngunit dahil sa sakit na kanyang nararamdaman mula sa pambubuli ay pinili na lamang niya huminto ng pag-aaral sa kolehiyo nang hindi nalalaman na kanyang nanay. Naging sandalan ni Marco ang barkada at alak. Nalulong si Marco dito. Hindi niya namalayan na unti-unti na nagbabago ang kanyang pag-iisip. Hanggang sa dumating ang isang araw na babago sa kanyang kinabukasan.
Habang naglalakad siya na lasing at sabog, ay nakita ni Marco ang isa sa mga nambubuli sa kanya nung high school. Nasa loob ito ng bahay at nakita niya ang oras na yon ay isang maganda pagkakataon upang makapaghiganti. Dahil sa impluwensya ng alak at barkada, ay pinasok ni Marco ang bahay nito. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina at saka pinagsasaksak ito, namatay agad ang biktima. Nakaramdam naman ng kakaibang saya si Marco dahil alam niya nakapaghiganti na siya. Sa pag-aakala niyang malinis sa kanyang nagawang krimen, ay mabilis itong tumakas sa crime scene at saka umuwi sa kanyang nanay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay mayroong ilang saksi na nakakita sa kanyang pagpasok sa bahay na iyon. Dahilan upang matuntun siya ng mga pulis sa kanilang bahay. Nagulat si Natalie sa mga pangyayari dahil ang kanyang nag-iisang anak na dahilan ng kanyang buhay ay kukunin at ilalayo na naman sa kanya. Sinubukan ni Natalie ang ipaglaban ng kanyang anak. Sa kabila ng magagaling na abogado, ay nakulong pa rin ito. At noong June 2020, si Marco ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Muli na naman bumagsak ang mundo ni Natalia dahil nag-isa na naman siya sa buhay. Pero dahil alam niyang buhay pa ang kanyang anak at malayo lamang ito sa kanya mula sa pagkakakulong, ay naisip niyang gumawa ng paraan. Gamit ang natitira nilang pera, ay bumili ng maliit na bahay si Natalia malapit sa kulungan ng Zaporizhia kung saan naroon ang kanyang anak. At dahil sa labis sa pagmamahal ng isang nani sa kanyang anak, ay hahamakin niya ang lahat, mabawi lamang ito mula sa mga otoridad. Nung bumisita si Natalia sa kanyang anak sa kulungan, tinanong niya kung saan nakapwesto ang selda ng anak niya. Kahit nagtataka si Marco, ay tinuro niya kung saan banda ang selda niya. At tinanong ni Marco kung bakit niya ito tinanong. Ang sagot naman ng nanay niya, "Anak, itatakas kita. Maghintay ka lang." Nagulat ang anak at sinabi, "Ma, wag na. Masyadong delikadong gagawin mo. Mapapahama ka lang." Walang nagawa si Marco dahil disidido ang nanay niya at pinuntahan sila ng gwardiya dahil napansin niya na nagbubulungan sila. Ilang minuto ang lumipas, ipinasok na ng gwardiya sa selda si Marco. Sa maliit na bahay na binili niya, nilagay ni Natalia ang mga simpleng gamit na panghukay at isang kartilya. Bumili din siya ng isang electronic scooter para sa kanyang misyon. Pinag-aralan niya ito mabuti at noong July 2020 ay sinimulan na niya ang kanyang plano na malagi si Natalia sa maliit na bahay na ito. Ngunit hindi siya lumalabas sa umaga para hindi siya makilala ng kanyang mga kapitbahay. At tuwing gabi, dakong alas 11, ay doon siya lumalabas para isagawa ang kanyang misyon. At ito ang maitakas mula sa kulungan ang kanyang nag-iisang anak na si Marco sa pamamagitan ng paghukay mula sa ilalim ng lupa papunta sa loob ng kulungan na kinaroroon na ni Marco. Ang mga unang gabi ni Natalia ay hindi naging madali. Kailangan niya munang hakutin paunti-unti ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay hinanap niya pinakaligtas at malapit na lugar kung saan niya maaaring simulan na paghukay. At makalipas ang dalawang araw na preparasyon ay sinimulan niya na ito. Unti-unti niya binungkal ang lupa para makagawa ng isang lagusan. Ang kanyang mga nabubungkal na lupa ay tinatapo niya sa malapit at makapal na damuhan, pati na rin sa isang abandonadong garahe. Tuwing matatapos siya maghukay sa madaling araw, ay tinatakpan niya ang lagusan ng mga damo. Habang ang kanyang maggamit naman ay tinatago niya sa isang malapit na kakahuyan. Bawat gabi ay bumabalik siya dito gamit ang kanyang tahimik na electronic scooter para walang makarinig sa kanyang mga kilos. Dulot ng sipag at tiyaga, lumipas ang 3 linggo ay hindi na malayo ni Natalia na ang kanyang lagusan ay umabot na sa 35 feet. Kakaunting distansya na lamang ay malalagpasan niya na ang bakod at mapapasok niya na ang kulungan mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa na kanyang nahukay at nahakot ay tinatay ang aabot sa 3 tonelada. Labis sa kanyang tuwa at nagagalak na siya upang maitakas at makapiling muli ang kanyang anak. Naisip niya na 1 linggo na lamang ay magbubunga na ang lahat na kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila nito ay merong hadlang sa kagustuhan at balak ni Natalia. Halos 200 meters mula sa kanyang pinaghuhukayan ay may isang bahay at mga naninirahan ang nakakita sa liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight. Dahil dito ay tumawag ito ng mga pulis at kinabukasan ng gabi ay makikita si Natalia sa kanyang sikreto. Habang naghuhukay na madaling araw ay dahan-dahan na lumapit ang mga pulis kay Natalia. Hindi niya ito namalayan. At pag-angat na kanyang ulo mula sa lagusan ay nakita niya mga ito. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Sinubukan niya pang tumakbo, ngunit dala nakatandaan sa edad na 51 years old, ay mabilis din siya nasukol at nahuli ng mga pulis. At pagsikat ng araw, doon na silayan ng mga pulis ang laki
at lalim ng lagusan na pinaghirapang hukayin ni Natalia. Hindi na naitanggi ni Natalia ang krimen at inamin niya na lamang ang lahat. Ang tanging sinabi niya na lamang ay gusto niyang tulungan makatakas ang pinakmamahal at nag-iisa niyang anak. Bagamat nahuli at nakulong si Natalia mula sa kanyang pagkakamali, ay umani naman ito ng papuri sa bansang Ukraine. Bumilib sila sa pagmamahal na ipinamalas si Natalia sa kanyang anak at sinabing natural lamang iyon para sa isang ina na isakripisyo at hamakin ng lahat para sa kanyang nag-iisang anak. Sa huli ay napatunayan natin na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman matutumbasan o naghahanap ng kapalit dahil gagawin niya ang lahat para lamang makapiling niya muli ang kanyang anak. Ang pagmamahal ng isang ina ay may pangunawang walang kapantay, ngunit may mga pagkakataon din na hindi natin maaaring hamakin ang lahat, lalo na kung ang anak natin ay kailangan managot dahil sa isang pagkakamaling labag sa batas.